Hello Libra, ito yung reading mo for the first week of September. I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel. Paki-like and follow na rin ang aking Facebook page, TikTok, and Instagram. Sa mga interesado sa personal reading, mag-send lang kayo ng private message sa aking FB page. Yung link at details nakalagay sa description below. Lucky day mo Libra is Saturday. Lucky numbers mo 38, 34, 40, 23, 50, at saka 46. So, ano ba itong mga makakasalubong mo paparating sa'yo? Libra, itong first week of September. So, sana magaganda yung energies. Okay, so parang meron pumapasok sa isip ko na sales talk, Libra. Whether madadaan ka sa ano nito, sales talk nitong person na to. O baka naman yan yung trabaho mo, you are into sales. Sa realty, or nagsisell ka ng product, services, hindi ko alam eh. Something na, yun, parang yung iba diba nag-aalok ng mga credit card. Basta meron dito na parang, hindi ko alam if mabubudol ka, maiinganyo yan. More on maiinganyo. Hindi naman na-victimize, kundi parang nadala ka lang ng sales talk, o, diba? Okay. Or you will talk your situation out of it. Parang kailangan mong itokis yung mga tao na yan para makalusot ka dito sa situation na ito nakakaharapin mo, Libra. So ayan, merong kinalaman sa ano eh, yung magaling makipag-usap, diplomasya. So ayan, makakalusot ka dito kung madadaan mo sila sa sales talk, Libra. Yun yun. No, madadaan mo sila sa power ng iyong diplomacy, or ano, kung the way you communicate, no? Alam ko, kasi air signs are good communicators eh. Yun yung alam ko eh. Yung element ng air, no? That is your forte. So, yan, pwedeng iba dito, lawyer, counselor, no? Basta, ano, magaling kayong, ano, mag-analyze. You could be a good lawyer, judge, magpayo, pwede rin naman doctor, basta any, ano, educator, pwede rin. No? Marriage counselor. Ayan, basta pwedeng ito eh about ano. Magagamit mo yung communication skills mo. Yun lang yung nafe-feel ko. Pwedeng may ano, fire sign energy dito, Libra. Aries, Leo, Sagittarius. No, pwedeng lalaki. Some of you, Libra, parang hindi kayo kontento dito sa kita ninyo. Whether galing ito sa negosyo or sweldo. No, parang nagwo-worry kayo dito kung magkakasya ba sa ilang buwan, kung may specific ba kayong month dito na kino-compute ninyo yung ano, yung pera. Ayan. It seems na no, hindi ko alam. Hindi kayo masaya diyan eh sa pagbibilang niyo nitong kinita ninyo, Libra. Oh, yan. Pwedeng yung iba nakukulangan pa rin kayo, no? Eight of Wands, Libra, you have to keep up itong first week of September. Mabibilis yung mga pangyayari, mabibilis yung progress. Nakikita ko, maraming movement for you. Ang ganda, very active, very positive pagdating sa business at saka sa trabaho, no? Kailangan mong makapag-adjust, Libra, sa mabilis na mga events paparating sa iyo. Sana magaganda ito. No, it could also mean travel, Libra. Pwede rin. Pwede ka maka-attract, Libra, ng mga naiinggit sa iyo dahil sa tinatamasa mong blessings. No? Kasi pinaghihirapan mo to eh. And these people couldn't stand na nagsha-shine ka. Parang naiinggit sila dun sa progress mo, Libra. Instead na mag-focus sila dun sa sarili nila is yun, pwedeng pinipintasan ka, binabash ka, sinisiraan ka, pero ang totoo nun, naiinggit sila sa'yo. No? Kasi, ang bilis mong na-achieve yung success mo dito, Libra eh. Parang hindi nila matanggap na ganun,
na napakaswerte mo. Pero kasi naman Libra, hindi ito pure luck lang. Pinaghirapan mo talaga to. Congratulations Libra. You also have the Three of Wands Libra, so travel plans. So yan, baka naman yung travel plans mo matutuloy na this first week of September. Baka matutuloy ka na sa Paris, ayan o, Eiffel. O baka isa't isa to sa bucket list mo. Pero baka matupad mo na yung travel mo na yan. Kung nasa ano, next destination mo, baka Paris na o. Ayan yung Eiffel. O basta, kung hindi man ito o Paris, Libra, basta may travel plans. Saan ka man pupunta, Libra. So by October, Libra, may importante yung mangyayari. Take note, October daw. Bird perched, waiting for news, package or letter, Libra. Baka hanggang ngayon may hinihintay ka pa rin kasulatan, parcel, o yung iba dyan, baka naghihintay ng delivery. O basta naghihintay ka ng balita, kung hindi man balita ito, anything. Anything na inaantabayanan mo, hinihintay mong darating sa'yo. Sulat man yan, package o balita. Seek out information that will help you, Libra. O, maghanap ka ng solution to your problem, Libra. Pwedeng may mga taong makakatulong sa'yo. Mabibigyan ka nila ng guidance or information or advice or tip. No? Ayan. Ang sister ito, Libra, hindi lalapit sa'yo yung solution. Ikaw ang magre-research. Ikaw talaga maghahanap, no? Happiness and well-being, Libra, ang ganda. So, itong first week of September mo ay magiging masaya, magiging okay. No, nabibil ko pati health. All will be well, Libra. No, physically, emotionally, yan. Magiging happy at magiging walang ma-encounter na problema. Okay, yun yung sinasabi ni Sun. All is well. Pero tignan muna natin yung love life mo. Love! Ang ganda! So, very, indeed, very happy. Kasi iba sa inyo dito, kaya kayo nakakaranas ng glow up and happiness. Kasi, you have learned to forgive, Libra, yung mga dapat mong patawarin dito sa past love life mo, past relationship mo. So, pwedeng iba dito, nag-heal na yung broken heart ninyo, naka-move on na kayo, and masaya na kayo ngayon, no? Ayan. Pwedeng iba makaka-receive kayo dito ng unconditional love and affection, kung sino man ito, no? Oh, love na love kayo yung person na yan. And itong first week of September, ipaparamdam nyo yung love na yan, whether ikaw yung magpaparamdam yan or ikaw yung makaka-receive yan. Ang ganda, Libra. Ang ganda ng energy mo. Ang aliwalas, kasing aliwalas ng sun. Mag-ingat ka lang, Libra, pagdating sa pera, ha? Okay? Nakikita ko naman, yun lang. Pwede rin about health, Libra. Okay. It could be about money, health. Pwedeng iba naman dito, pwedeng hindi naman health, hindi naman sa pera. Parang lang yung very... Alam mo yun, parang nawawalan kayo ng pag-asa. Yun lang. Parang may pagka-gloomy. Ayan. No, parang pessimistic, gloomy energy yun. Pwede yung iba napaka-low nung energy ninyo. Kung yung iba dito, sobrang tingkad nung energy, sobrang saya, sigla. Yung iba dito, parang napaka-negative, napaka-down na down nung energy, no?
Hindi ko alam kung may pinagdaraanan ba kayong mabigat. Kasi merong ganitong card eh. This is something na ano eh, yung pangyayari na parang nadadown kayo ng sobra, pwedeng iba nagiging hopeless dun sa situation nila. So yeah, pwedeng iba nagluluksa over something. Hindi naman laging literal na may namamatay, pero parang ang sinasabi lang parang alam mo yung energy na nagluluksa ka kahit wala namang namatay, yun parang ganun. Parang ganung energy lang. Sobrang depressed, mabigat, no? So opposite nung sun, yun. Kung yung iba dito very very sunny yung disposition ninyo, very positive, yung iba naman negative. No, balance lang. May Mountain Libra, so pwedeng meron kang kakaharapin na mahirap. 'Di ba? Ang mountain mahirap akyatin. So ayan, baka lang mahirapan ka, Libra, pero nakikita ko dito kakayanin mo 'yan. Courage and determination lang kailangan mo, Libra. Kailangan lang 'wag kang mawalan ng kumpiyansa sa sarili mo, 'wag kang sumuko kahit gaano kahirap ito. No, 'wag kang magpadala dito sa negative na ito. Negative na energies na 'yan, Libra. Dapat itong sundan mo yung sun para mag-succeed ka dyan sa mountain. So, tingnan na natin yung messages ng fairies mo. Go outside daw, Libra. Oh, lumabas-labas ka naman daw. Experience mo naman nature. Makalanghap ka naman ng sariwang hangin. Oh, it's time to go outside. Tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. O, diba? This is pagiging, ano, in tune with nature. O, yan. Kailangan mo daw i-ground yung sarili mo, Libra. Kaya siguro may ganito. Kailangan mo maka-experience ng nature, Libra. It's good for your health. Tsaka para ma-detox na rin yung mga negative energies. Mare-recharge ka kasi pagka, alam mo yun, parang na-expose ka sa nature. So, yung mga chakras mo, mag-ground yung mga energies mo kung hindi grounded. Meron ka rin believe in magic daw, Libra. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. So, may kinalaman na naman sa nature. Hmm. The fairy of the northern light says, you are part of nature. You are magical too. Oo. O baka talagang iba sa inyo, tinatawag kayo ng ni-nature, no? Na kung dati mahilig kayong mag-nature tripping or basta yung any kind ng ginagawa activity na involves nature, ba gardening, traveling, yan, ito yun. Ibalik mo yung Libra, baka yan yung kailangan ngayon ng soul mo. Okay? So, ito yung reading mo for the first week of September, Libra. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. God bless.